mga motorista. Hindi na kinaya pa ang mga nararanasang ayon sa kanila'y hindi makataong batas na ipinatutupad sa lansangan. Isa lang ang kinilang isinisigaw, patalsikin at buwagin ang mga namamahala sa MMDA, partikular na kay MMDA Chief Bong Nebreha. Colonel Bonifacio Bosita nais ipalit sa pwesto. Lahat ng yan pag-uusapan pagkatapos lamang ng intro. Di baling laya ang may sala, huwag ikulong ang walang kasalanan. Ang traffic enforcers ay kailangan sa kalsada para gumaan, komportable at safety ang mga motorista. Pero kung nakakapirwisyo, nakakaapi, nakakaistorbo na sa daloy ng motorista, ibig sabihin nito delay ng transaction, transporting goods, then aborting the flow of economy. Solusyon sa mga kotong, kurakot, magnanakaw na enforcers ay tanggalan ng authority to apprehend ang ibang enforcers. Ang trabaho nila ay mag-assist, inform, guide to safety ang mga motorista. Gawin na lang 20 to 30% na lang ang may authority. Tanggalan na rin ang monetary penalty kasi yan ang ingredients ng kotong, kurakot at pagnanakaw. Marami pa rin namang mabuti, fair, just, pero mas marami ang nakakapirwisyo. Ibalik sa MMDA ang talagang trabaho nila para mapagaan ang kalinisan ng buong Metro Manila at idestino sila sa lahat ng mga park sa Rojas Boulevard, sa EDSA at sa Luneta, Intramuros, Luneta, Paco Cemetery, mga main road, paghahakot ng basura at paglilinis ng buong Metro Manila. Lumabas na ang tunay na kulay ni Bong Nebreha. Isa kang konsentidor. Kahit mali, pilitin mong itama. Anong klaseng tao ka? Full support kay Colonel Bosita. Hindi mangyayari yan kung tinuturuan nyo ng tama ang mga enforcer. Ilan lang sa mga enforcer ang may alam sa batas, trapiko. Ang marami, walang alam sa batas. May mahuli lang at may tatanungin ng rider kung ano ang violation, walang maisasagot. Buti at may isang Colonel Bosita na nagmamalasakit sa mga rider. Maganda pakinggan sa tenga, marangal, matapat, disiplinado ako. Saan kayo doon mga MMDA? Bagay dyan mangungotong, mandurugas, yan na lang dapat ilagay sa kanila. Kung marunong lang sana si Nebreha tumanggap ng mali, imaari sinaluduhan pa siya ng mga motorista. Kung tutuusin, walang laban ang mga motorista sa MMDA. Ang ilagay sa ticket mo, arrogant rider. Lagi ganyan ang karamihan sa mga MMDA. Kung mali, pagkakahuli, mag-contest. Iyong abala sa tao hindi makapasok, tapos mag-contest ka pa, tapos pag napatunayan mali yung MMDA, wala man lang kaso. Sorry lang sasabihin sa rider. Yung absent at yung abala ang ibig sabihin ni Colonel Bosita. Dapat kung maliit lang naman na bagay at mapag-uusapan naman para hindi na maabala or magbigay man lang sana ng warning. Para parehas ang laban. Sa ibang bansa, ganyan. Warning ka lang muna. Diyan sa Pilipinas, sagpang lang ng sagpang. Oops, huli 100% ticket. Kung sino pinakamaraming ticket na nahuli, yun ang malaki ang porsyento. Halatang negosyo. Mag-resign ka na, Bong. Wala nang tiwala ang tao sa pamamalakan mo. Wala ka bang kahihiyan? Gayahin mo ang dating general mo, si General Angelo Reyes. Yun ang sundalo.
Sa halip na kastiguhin mo tao mo, kinukonsinti mo mga tao mo. Puro ka kasi yabang. Isipin mo retired colonel din si Colonel Bosita tulad mo. Pero di ka nag-isip muna bago ka nagngangawa sa social media, ano akala mo sa sarili mo? Nakapwesto ka lang, akala mo kung sino ka na. Isa kang mayabang. Gusto nila manghuli lang at pagdating sa clearing operation, kawawa ang mga maliliit nating mamamayan na umutang sa 5-6 pampuhunan para kumita ng konti at may maipakain sa pamilya. Ano ginagawa ng mga MMDA clearing? Kinukuha nila pagkatapos pinaghahati-hatian nila ang mga nakukuha nila para ipakain sa pamilya nila. Wala ba kayong mga puso? Hindi ba kayo mga tao? Ang gumagawa lang yan ng hayok sa kapangyarihan. Alam kasi nila walang magagawa maihirap nating mga kababayan. Kasi pinoprotektahan sila ng kanilang mga amo kagaya ni Colonel Nebreja. Mga among walang ginagawa kundi pahirapan ang taong bayan na sa kanila'y naglagay sa puwesto. Mga walang utang na loob. Ang gusto nilang gawin, yun ang dapat gawin. Kahit wala nang makataong pamamaraan, buhay pa ang mga kagaya nyo, sinusunog na kayo sa impyerno. Maging makatao naman kayo. Kayong mga nasa politika, hindi lang kasi si Nebreja ang gumagawa ng ganito. Tagasunod lamang siya. Para sa iyo, Colonel Nebreja, sana bago ka kumampi sa tauhan mo, dapat ay iniintindi mo muna ang sitwasyon. Kaya galit ang mga motorista sa iyo. Alam mo kung bakit? Puro kabatas. Pinagtatanggol mo mga tauhan mo sa maling gawain. Lumalabas na kinukonsinti mo. Kahit alam mong mali. Alam mo yan. Mali ang pagdikit ng mga tao mo. Huwag ka sana maging one-sided. Ang problema sa iyo, porque may tao na nagtatanggol sa mga motorista na naaagrabyado, nagbitaw ka na agad ng salita. I'm sorry to tell you, wala ka sa hulog. Ayusin mo siste ng MMDA bago ka umapila. Dapat pagmali ang paghuhuli ng enforcer ay may katapat ding parusa sa nanghuli tulad ng suspende o alisin sa trabaho. Kaya malakas ang loob manghuli ng mga yan dahil sa katwiran nila na ikontis mo na lang. Pag mababa ang multa, ilalaban mo pa ba? Kahit nasa tama ka. Kaya ang nangyayari, babayaran mo na lang kesa maabala ka. Kaya dapat may katapat na parusa yung maling paghuhuli ng mga traffic enforcer, LTO, police at LGU para bago sila manikit, mag-isip muna yan, tama ba o mali ang paghuhuli nila. Buti pa nga bumaba ka na sa pwesto mo, Nebreja. Pag mong itolerate ang mga maling gawain ng mga enforcer mo, wala naman sa batas o pinagbabawal na kapag nakachinelas, backride, huhulihin nyo. Buti pa ang isang retired may malasakit sa kapwa. Hindi sa pagpapabango ng pangalan o pagtakbo ang ginagawa ni Colonel Bosita. Ginagawa niya yon dahil tinatama niya ang maling katiwalian ng mga enforcer mo. Kaya mas maganda kung magbitiw ka na lang. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo!